Mahirap tanggihan ang ligang labas, lalo na kapag ito ang kinalakihan mo. Lagi itong sinasabi ng ilang PBA players at lagi din silang napaparusahan. Kahit alam nila na bawal, pero sumusugal pa rin sila. Itong kaso naman ni Mactalio, iba, kasi bukod sa naglalaro siya, nagsusugal din daw siya dito ng limpak-limpak na pera. Winawaldas umano ni Mactalio lahat ng sahod niya mula sa Converge para sa hindi makabuluhang bagay. Ito ang tamang pagkakataon para maiban si Mactalio. Jonathan Williams, posible daw naturalized ng Korean basketball matapos ang isang impressive performance sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Alam niyo ba na itong Converge nagpapakatanga sa lahat ng ginawa ni Mactalio dati at pilit na ipasok ito ulit sa PBA para lang makapag-sign sa kanila? Pero anong ginawa? Ay nako Mactalio, hindi na natuto. Ito ngayon ang bagong problema. Ayon sa Spin, si Mactalio ay nahuli na naman na naglaro sa ligang labas. Mahigit na ipinagbabawal ng PBA ang paglalaro ng mga PBA players sa ligang labas. Siyempre, hindi naman kasi sagot ng ligang labas kung ma-injure ang player na to. Sagot pa rin ng mother team niya. At hindi pwede na ma-injure ang player nila na hindi naman naglalaro sa kanila. Napaka-unfair ng isipin. Kaya ganun na lamang ka-stricto ang PBA teams sa bagay na to. Pero marami pa rin PBA players ang sumusuway. Pinakabago sa listahan, si Mactalio. At sa katunayan, matagal na na itong ginagawa. Pinakamalala ay nagsusugal raw ito ng humigit kumulang milyones na pera para dito. Alam nyo ba mga kuys na nilakihan na nga ng Converge ang sahod sa kanya kasi nagpapapresyo din, pero winawaldas umano ni Mactalio ang mga sahod na natatanggap niya sa Converge ngayon. Anak mong... Ang guysers na hindi daw biro yung winawaldas na pera ni Talio para lang sa hindi makabuluhang bagay. At dahil nga dyan nagalit ang team manager ng Converge, paparusahan din ito ng team nila at ng PBA, hindi daw muna makakatanggap ng buha ng sahod sa Talio. Grabe yung abala na dulot niya sa Converge para lang maipasok siya ulit sa PBA. Wala talang utang na loob eh. Makakatikim talaga kay gumay ang player na to. Baka nga maban pa daw siya sa ginagawa niya. Alam niyo si Talio may talent sana yan. Mabilis, maliksi si Talio. Para siyang si Gio Halalon 2.0. Ibang klase din yung mag-drive. Kaso may katigasan ng ulo. Nagsasayang lang ng oras at effort ang Converge sa kanya. Ayon kay Jacob Lau, kung alam lang nila na ganito palang gagawin ni Talio, hindi na sana nila ito pinagsign. Ang gagawin ng management po, no pay muna sa kanya. Iba yung parusa ng PBA, iba din ang Converge. Lagot na dito si Talio. Alam ko na ibang laro sa ligang labas, mas totoo, mas physical, mas exciting, kaya nga hindi sila makatiis. Hindi naman ako naniniwala na maglalaro siya para lang sa wala. It's either pustahan ng dahilan or malaking premyo. Good luck na lang sa posibleng gawin sa'yo ng Converge, Mactalio. Balitang KBL naman tayo, Jonathan Williams, kukuhanin na po ng isang team sa KBL at mukhang gagawin para itong naturalized player sa Korea. Bali nakuha na ilang Koreanong scouts ang atensyon nila kay Williams dahil sa kanyang consistency at low maintenance pa. Halos lahat po ng scouts nanood doon sa laban ng Phoenix at Magnolia para lang bantayan ang import ng Phoenix. Pero itong inanaturalize siya ng Korea sa ngayon, hindi pa po yan mangyayari. Bali pinag-aaralan muna ng KBL yung capacity at abilities niya. Kung swak ba siya sa sistemang KBL? May isang insider ako mula sa Korea ang nagsabi na medyo out of budget ngayon ang KBL sa pag-naturalize ng imports lalo na kapag hindi Asian. Kaya naisip ng KBL na ipasok siya sa naturalization kasi nagbabaka sakali na low maintenance talaga siya, diba? Kapag nakapag-sign na ito sa isang KBL team, ibig sabihin mahirap na itong makakuha ng Phoenix sa mga import laden conference sa PBA. Kahit pala mga PBA imports, inaagaw din ng ibang Asian leagues, no? At di hamak agad nila itong nakukuha. Base sa PBA.ph, si Williams ay nagka-average ng 25 PPG, 10 RPG at 4 assists per game. Si Williams din ay alam na ang bagay na to kahit nung naglalaro pa siya sa PBA at sa mga oras na to. Unti-unti na nagre-reach out ang company Williams at ng isang KBL team para sa kanyang opisyal na kontrata. So dahil okay na siguro yung dalawang kampo, abangan nilang natin ang mga bagong highlights niya at kung paano siya makaka-adapt sa system doon. Pakiramdam ko, mas mapapalaban siya sa KBL kasi tinagdadalawang imports dyan, di ba? Mas mabibigat ang quality nila kumpara sa mga imports sa PBA. May ilang KBL netizens ang nakapagsabi na maalat nga lang si William sa free throw niya. Napansin ko nga rin na medyo mababa ang percentage niya dito. Pero pagdating sa mga jumpers at threes, ayos na ayos si Williams at dagdag din na swak siya sa system ng Phoenix.